Magandang araw mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Sa mga ka-sounds, may nag-request sa atin dito, dati pa ito, no, sa ating 7 Seas na miniature. Gagawa tayo dito ng experiment. So gusto kasi nila na kung pwede ba ang lagyan nito ng, ano, ng crossover. So ngayon, nagawan ko ito ng paraan para makabit natin yung crossover dito sa ating single amplifier papunta dito sa ating 7 Seas na miniature. So yung mga gamit natin dito, Joson Mercury para sa ating amplifier. At yung ating crossover naman, yung ating Broadway na PR234Q. Tapos yung X-Men series natin na, ano, na mixer dito. So yung ating speaker na gagamitin, yung ating 7C. So panoorin ninyo yung video natin na ito para malaman ninyo yung connection na gagawin ko dito sa ating 7C miniature. Ito pala yung ating 7C na miniature, yung gagawin natin sa connection ng mga speaker natin. Kung makikita ninyo, naka 16 ohms yung ating tweeter dito. Tapos yung ating pang sub naman dito, yung isang speaker is gagawin natin ito na pang mid. Kasi nga pag sinabay natin ito, yung dalawa na nilagay natin sa crossover na pang sub, wala nang vocal na lalabas dito dahil naka crossover tayo. So yung mangyayari, yung isang speaker na ito, ito yung magiging sub. Tapos yung isang speaker na ito, ito yung magiging pang mid natin. Tapos ito naman is yung pang tweeter. Yung gagawin ko dito is i-combine natin yung dalawang tweeter natin na ito. So yung naka 16 ohms dito na tweeter, tapos yung isang 8 ohms natin na speaker. So 16 ohms plus 8 ohms is magiging 5.3 yung kanyang impedance. So sa gustong malaman pala kung paano mag-calculate ng ano ng impedance ng speaker, nag-search lang pala ako dito sa ano sa Google ng ano ng speaker impedance calculator. So legit naman yung speaker impedance calculator na ito. Ngayon iko-combine natin ito. So dito natin siya i-connect yung negative at saka yung positive ng 16 ohms at saka 8 ohms, magiging 5.3 na yung kanyang impedance. Bali ito yung ating mid-high. I-connect lang natin yung wire natin papunta sa amplifier natin. Ito yung wire na papunta sa amplifier. So ganyan lang makasimple yung ating connection sa ngayon. Wag na wag ninyong kalimutan na lagyan ng electrical tape. Connect na natin ito sa ating amplifier, bali yung ating right channel ng amplifier na ito, ito yung ating pang mid. Tapos yung left ng ating amplifier naman is yung pang sub natin. So sa connection ng ating mga processor dito, yung mixer natin connected na yan sa ating crossover, tapos yung crossover natin connected na rin yan sa ating amplifier dito. Papunta yan dito sa ating miniature. So mga ka-sound, simulan na natin yung sound check natin dito. I-on lang natin yung mga unit natin. Oh.
Is Disco Mobile. Feel the power of 7-6 Disco Mobile of San Gianrino. Nicholas Pininix and Joe Remix. This is 7-6 Disco Mobile of Essentia. Oh, 7-6 Disco Mobile. About terrible. DJ Fatmark Remix. Ladies and gentlemen, this is 7-6 Disco Mobile of Essentia Iloilo, powered by Hurricane and Yolanda. Exclusive. Hello, Polino. Let's go. This is 7-6 Disco Mobile. So mga kasound, shoutout pala natin si Ma'am Rizel Cacho. So maraming salamat sa suporta ninyo, ma'am, no? So yun nga mga kasound, yung ating soundcheck dito sa ating 7-6 miniature na merong crossover at saka mixer. So okay naman yung tunog niya, kaso lang humina kasi yung bass niya dahil isang speaker na lang yung ginamit natin. So yung right side na lang ng isang speaker yung tumutunog dito sa ating sound setup. So okay naman yung tunog niya kung ganitong klaseng connection with crossover tayo. So hanggang dito na lang muna. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.